Magandang araw! Ngayon ay nasa ika-apat na markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagkolekta ng datos. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin! Sa nakalipas na aralin ay natutuhan mo ang mga suliraning routine at non-routine gamit ang area ng parisukat at parihaba. Ngayon naman, matututuhan mo ang pagkolekta ng datos. Halina't simulan na natin. Tignan mo ang halimbawa. Suriin mo kung paano'y pinakita ang pagkolekta ng datos. Narito ang halimbawa. Ang halimbawa ay mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Ang nasa loob ng kahon ng mga bilang ay ang score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Halina't alamin natin kung paano ang pagkolekta ng datos. Halina't suriin mo kung paano'y pinakita ang pagkolekta ng datos. Narito ang halimbawa. Mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Ang nakikita niyong bilang sa loob ng kahon ay mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Upang mapakita ang pagkolekta ng datos, gagamit tayo ng talhanayan. Sa talhanayan, meron tayong tatlong kolum. Ang unang kolum para sa score, sa pangalawang kolum ang tali o pagtaparak, at sa kabuuan naman, isusulat natin kung ano ang kabuuan ng ating natali o natarak. Halina't alamin muna natin kung ano ang pinakamataas na score. Ang pinakamataas na score sa lagumang pagsusulit sa matematika ay 20. At ang pinakamababa naman ay 15. Sa unang hanay, isulat natin kung ano ang score mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. Katulad ng sinabi ko kanina, ang pinakamataas ay 20 at ang pinakamababa ay 15. Magsimula tayo sa 20. Sunod ay 19. Sunod 18. Sunod 17. Sunod 16. At ang pinakamababa ay 15. Sa pangalawang kolum naman, narito na tayo ay magtatali o magtatara. Upang wala tayong makaligtaan, maaari natin lagyan ito ng marka ng bilog, guhit, o pahilis. Maaari rin tayong magsimula mula sa kaliwa papunta sa kanan, o mula sa itaas papunta sa ibaba. Halina't simulan na natin. Magsimula tayo sa kaliwa papakanan. 20. Lagyan natin ng tarak sa score na 20, o guhit. Ang isang tarak o isang guhit ay merong katumbas na isang bilang. Sunod, 19. Maglagay tayo ng tarak o guhit sa 19. Ang sunod na bilang ay 15. Kaya maglalagay tayo ng tarak sa score na 15. Ang sunod naman na bilang ay 16. Kaya maglalagay tayo ng tarak sa score ng 16. Sunod, 17. Maglagay muli tayo ng tarak sa bilang na 17. Sunod ulit, 17. Maglagay tayo ng tarak sa bilang na 17. Sunod, 20. Maglagay tayo ng tarak o guhit sa score ng 20. Ang sunod naman ay 15. Maglagay tayo ng 15 or tarak sa score ng 15. Sunod, 19. Maglagay tayo ng guhit or tarak sa score ng 19. Sunod po, 16. Maglagay tayo ng tarak o guhit sa score ng 16. Sunod naman po ay 16 muli. Kaya maglalagay muli tayo ng tarak o guhit sa tapat ng score ng 16. Sunod, 20. Maglagay muli tayo ng tarak at ang sunod ay 17.
20, 18, 19, 15, 16, 17, 19. Halina't bilangin na natin ang kabuuan. Sa ikatlong kolom o hanay, makikita natin ang kabuuan. At ang isusulat natin dito ay bilang o numero or number symbol. Halina't bilangin na natin ang tarak. 1, 2, 3, 4. Isulat natin ito sa simbolo. Bilangin naman natin kung ilan ang nakakuha ng 19. 1, 2, 3, 4. Isulat muli natin ito sa simbolo. At bilangin naman natin kung ilan ang nakakuha ng 18. 1. Ilan ang nakakuha ng 17? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ilan ang nakakuha ng 16? Bilangin muli natin. 1, 2, 3, 4. Ilan ang nakakuha ng 15? Bilangin muli natin. 1, 2, 3. Kung pagsasama-samahin natin ang kabuuan upang malaman natin kung ano ang kabuuan ng kumuha ng lagumang pagsusulit sa matematika, ito ay meron 20 estudyante. 20 estudyante ang kumuha sa lagumang pagsusulit sa matematika. Ang nakakuha ng 20 ay 4. Ang nakakuha ng 19 na puntos ay 4 din. Ang nakakuha ng 18 ay 1. At ang nakakuha ng 17 na puntos ay 4. At ang nakakuha ng 16 na puntos o score ay 4. At ang nakakuha ng 15 na score ay 3. At ito ay may kabuuan na 20 o 20. 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 3 equals 20. Kanina pinakita ang pagkolekta ng data or datos gamit ang talahanayan ng mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Ngayon naman, sa gawain pagkatutubilang 2, kumpletuhin ang talahanayan. Ang gagamitin naman natin ay ang mga hayop. Makikita natin sa talahanayan ang bawat kolom. Halina't alamin natin kung ano ang pangalan ng mga hayop. Ito ay manok, elepante at kalabaw. Halina't simulan na natin ang pagkolekta ng datos sa mga hayop na nasa larawan. Una, manok. Lagyan natin ito ng tarak or tali. Tandaan, ang isang guhit o isang stick ay may katumbas na isang bilang. Sumunod, elepante. Lagyan natin ng marka ng X upang malaman natin kung ito ay nabilang na natin. Lagyan natin ang tarak sa hanay ng elepante. Sunod, manok. Lagyan natin ang tarak sa manok, elepante. Manok muli. Kalabaw. Elepante. Elepante muli. Kalabaw. Elepante. Kalabaw. Manok. Kalabaw. Halit, bilangin na natin kung ilan ang tarak. 1, 2, 3, 4. Tandaan,
ang katumbas na isang tara ay isang bilang. Kaya isusulat natin ito na may kabuuan na apat. Sulat natin ang apat sa simbolo. Bilangin naman natin kung ilan ang tarak sa elepante. 1, 2, 3, 4, 5. Isulat natin ito sa simbolo. Bilangin naman natin kung ilan ang tarak sa kalabaw. 1, 2, 3, 4. Bilangin naman natin kung ilan ang tarak sa kalabaw. 1, 2, 3, 4. At ito ay may kabuuan na 13. Ang kabuuan bilang ng mga hayop na nasa larawan ay 13. 4 na manok, 5 elepante, at 4 na kalabaw. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, kumpletuhin ang talahanayan batay sa mga datos na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Kung kanina ang ginawa natin ay ang pagkuha ng datos sa mga larawan ng hayop, ngayon naman kukunin natin ang datos sa mga pangalan ng hayop. Mga pangalan ng paboritong alagang hayop na mamag-aaral sa ikatlong baitang sa Rizal. Halina't simulan na natin. Makikita natin sa unang hanay ang mga pangalan ng hayop na makikita natin sa loob ng kahon. Narito ang aso, pusa, isda at ibon. Ang aso, pusa, isda at ibon, ito ang mga paboritong alagang hayop na mamag-aaral sa ikatlong baitang sa Rizal. At sa pangalawang hanay, isusulat natin kung ilan ang may paboritong aso, ilan ang may paboritong pusa, at ilan na may paboritong isda at paboritong ibon na alagang hayop na mag-aaral sa ikatlong baitang sa Rizal. At sa kabuuan naman, isusulat natin ang simbolo ng bilang na nasa tali. Halina't simulan na natin. Magsisimula tayo mula sa kanan papakaliwa. Upang wala tayong makaligtaan, lalagyan natin ito ng markang X kung ito ay tapos na. Aso, lagyan natin ng tarak. Pusa, lagyan natin ng X at tarak naman sa hanay ng pusa. Ibon, lagyan natin ng tarak sa hanay ng ibon. Ibon muli. Ibon muli. Ibon muli. At sa panglima na tarak ay maaari natin itong isulat ng pahilis. Upang mas mapadali ang ating pagbibilang, gamit ng skip counting by 5. Aso, maglagay tayo ng tarak sa hanay ng aso. Aso muli. Isda. Aso, pusa, ibon. Maaari tayong maglagay ng gitling upang mahiwalay ang skip counting by 5. Tsaka natin ulit maglalagay ng tarak o stick. Isda, ibon muli. Then isda, ibon, aso, pusa, aso, pusa, aso, pusa, pusa, aso, aso muli, isda, isda, ibon,
at aso. Ang bilang ng tarak ay 10 para sa aso. Kaya isusulat natin ito sa simbolo ng 10. Bilangin muli natin para sigurado. 5, 10. Sa pusa, 5, 6. Sa isda, 5. Sa ibon, 5, 6, 7, 8, 9. At ito ay mayroong kabuuan na 30. 10 plus 6 plus 5 plus 9 equals 30. Basahin muli natin. Paboritong alagang hayop ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang sa Rizal. Ang pangalan ng hayop ay aso at ito ay may kabuuang 10. 10 ang mayroong gusto o paboritong alagang hayop ay aso. Sa pusa naman ay 6. Sa isda ay may kabuuang 5. At sa ibon ay mayroong kabuuan na 9. At ang lahat ng mga bilang ng estudyante na may paboritong alagang hayop ay may kabuuang 30. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kayo natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!